ibang kababayan natin, OFW, na talagang mahirap po yung kalagayan nila. Tinuturing silang parang hindi tao, no? Hindi pinapakain, sinisigawan, yung hindi pinapagpahinga kahit nagkakasakit na, hindi man sila binibigyan ng pagkakataong makapagpahinga. Aludo po ako sa ating mga kababayan talaga. Napaka-tibay po ng mga loob na kaya niyang tumayo sa ganyang kalagayan. Kaya niyang lumaban. Naiisip ko lang kasi yung marami sa ating mga kababayan na ganyan naranasan ba? Excuse me. Welcome back po. Andito na naman po ang ating katulong dito sa Middle East. You're so Gilong TV. Kumusta po ang lahat? So, andito na naman po. Paramdam na sana po ay samahan ninyo ako sa aking episode ngayon sa ating vlog na pag-uusapan po natin ngayon yung medyo seryoso ng kaunti. Lagi na lang kasi tayo hindi seryoso. Magseseryoso po ako ng kaunti. Eh, ito na naman po ang ating pag-uusapan tungkol sa word na naman na abroad. Kasi ako ding may bahagi sa mga kababayan natin, yung mga buhay-buhay tungkol sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Bago po ang lahat, kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Oktobre na po ngayon. So, nangangamoy na po Pasko. Yung ano natin, yung simoy ng hangin. Sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan at matiwasay po nating na-overcome ang crisis ngayon dahil na ngayon panahon ng pandemya. At ano na naman ngayon, kasagsagan na naman ng mainit na politika sa ating bansa. Ang daming mga issue at problema ngayon kinakaharap. Ano lang tayo, hinay-hinay lang po tayo para hindi po tayo masyadong na-stress. Ayan po. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is ang tungkol na naman sa word na abroad. Ang talakayan natin comes from a question na bakit mo gusto mo abroad? Before ako mag-start is shout out nga po sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga supporters ko dyan. Shout out po. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga sumusuporta sa ating at channel, maraming salamat po sa aking mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat po. Ito guys, maraming mga kababayan natin Pilipino nangangarap na munta ng abroad. So ang question is, bakit gusto mong mag-abroad? So, maraming dahilan kung bakit ang isang a Pilipino ay nangangarap mag-abroad. O isa-isahin po natin guys, the real reason bakit yung isang kababayan, isang OFW Pilipino ay gustong mag-ibang bansa. Gustong subukan ang pag-ibang bansa. Correct me if I'm wrong, ito po ang isa sa mga reason bakit ang isang OFW ay gustong mag-abroad. So, minsan kasi may mga kababayan natin na gustong mag-abroad. Una, dahil siyempre magkapera, magkaroon ng sariling bahay at lupa, magkaroon ng sariling negosyo, makapagpundar ng future sa mga anak, future para sa pamilya niya, sa mga anak nila. At kung ano-ano pa mga goals na para sa future niya, kaya gusto niyang pumunta ng ibang bansa. So meron din namang mga Pilipino na naisipang mag-abroad lang sa ibang bansa. Sa akalang ang pag-abroad ay isang madaling bagay lang na mabilis ang desisyonan. May mga tao ding pupunta ng ibang bansa dahil lang ay naguguluhan siya sa buhay niya sa Pilipinas.
Dahil ito, may tinatakasan siyang problema sa Pilipinas o kaya na naalibadbaran sa talak ng nanay niya. Kaya gusto niyang pumunta ng ibang bansa o kaya gusto niyang makawala sa poder ng kanyang mga magulang na mahigpit. Kaya gusto niyang pumunta ng ibang bansa o kaya gusto niyang lumaya sa jowa niya, hindi siya pinapayagang gumala, kaya pwede gusto niyang pumunta ng ibang bansa. O kaya may tinataguan siyang utang. Tinatakasan siyang utang kaya gusto niya pumunta ng ibang bansa para makabayad. Isa lang ito sa mga reason bakit ang isang tao ay gustong mag-ibang bansa. O kaya meron din yung gustong mag-ibang bansa dahil gusto lang mag-adventure, gusto lang makapunta at makapag-selfie ng magagandang tanawin sa ibang bansa, gusto lang maka-experience sumakay ng eroplano, o gusto lang maka-experience kumain ng mga pagkain sa ibang bansa. Ay, gustong pumunta ng ibang bansa ay kasi bumibili ng kung ano-anong mga bagay na nagustuhan niya, collection. Tapos sinabi ko makapag-selfie ng mga mamahaling restaurant, ganyan, mga gagandang tanawin, at saka ano na din, may mga gusto ding mag-abroad para lang may pakita sa mundo na mayayamanin siyang dating. Yun. Tapos pa-post agad sa Instagram para may sa madaling salita, para lang may ma-post sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa kung saan-saan pang social media na makikita siya doon. Correct me if I'm wrong kung wala dito sa mga bagay na nasanggit yung mga dahilan kung bakit gusto mo mag-ibang bansa. Iba naman guys is gusto lang pumunta ng ibang bansa dahil iniisip niyang gusto kong pumunta ng ibang bansa para pumuti, gumanda at kuminis. So ito din yung mga reason bakit gusto niyang pumunta ng abroad. So maraming bagay mga kababayan na dapat ikonsidera bago ka pumunta ng ibang bansa. Ang pag-abroad po ay hindi isang joke lang na bagay na kung kailan mo naisipan ay dire-diretso mo lang. Hindi po ito pwedeng biro lang. Kasi buti kung nasa kabilang barangay ka lang, pag ayaw mo na, so pwede ka nang maglakad pa uwi o sumakay ng jeepney pa uwi. Kasi tinatamad ka na, kasi ayaw mo na, kasi naminis mo na yung pamilya mo, kasi napagod ka na, kasi gusto mo nang magpahinga, kaya gusto mo nang umuwi, magsumakay ng jeepney, sumakay ng bus at maglakad. So sa abroad po ay hindi po ganyan kadali po. Mahirap po ang kung nasa ibang bansa ka na, hindi ganun kadali na makaka-uwi ka agad. Kaya bago po pag-desisyonan ang mga bagay na ganyan, so isipin muna kung ano ang pinaka-dahilan, pinaka-reason bakit mo nagsipang mag-abroad. Ano ang pinaka-mabigat na bagay? Bakit po kailangan mong mag-ibang bansa? Tanggalin mo na sa isip mo yung gusto mo lang palang pumuti, gusto mo lang palang kuminis yung balat mo, hindi yun ang pinaka dahilan bakit kailangan mong pumunta ng ibang bansa. So sa Pilipinas naman, may gloto tayo naman din. Mayroon ka ng gloto tayo para pumuti ka na po. So hindi po pag-abroad ang solusyon para pumuti, gumanda at kuminis. Sa Pilipinas ka na lang, kasi sa abroad, sasabihin ko advice na payong peso at sentabo lang, mga kaibigan ko. Sa pag-abroad kasi, hindi ganun kadali. Buwis buhay dito, puyat, pagod. Hindi naman na siguro bago sa inyo, puyat, pagod. Grabe yung mga mararanasan dito, lalo na kung domestic health care ka. Mahirap po talaga. Pero kung hindi naman ganun kakapalan ng mukha mo, huwag ka nilang tingin. Sabi ko na po, sa pag-abroad, may marami kang bagay na consider. So number one is,
bago ka mag-desisyon na pumunta ng ibang bansa, pumunta ng ibang bansa. So dapat is may valid kang reason. Ano yung pinaka-valid reason mo bakit kailangan mo pumunta ng ibang bansa? Gaya ng sinabi ko, kung gusto mo lang palang mag-selfie dito sa ibang bansa, huwag ka na lang. Mag-ano ka na lang, mag-scroll ka na lang sa computer, sa internet, para makita mo yung mga places na hinahanap. Huwag ka na lang tumulong at pumunta ng ibang bansa. Pero kung tourist lang yung gusto mo, okay yun. Dapat may isang pinaka-valid reason ka bakit kailangan lumipad at magtrabaho sa ibang bansa, lalo na pag domestic helper. Ano yung pinaka-reason? Siyempre, ako pinaka-reason kung bakit kailangan magtrabaho dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Middle East, is yung i-build ko yung future ng pamilya ko, ng anak ko, tulungan ko, pamilya ko. So, siyempre na sa future ko din, kasi hindi naman habang buhay akong bata, tatanda din ako. So, paano na kung tatanda na tayo? No? Kaya habang bata pa po, i-ano na po natin, i-build na po natin para sa future natin. Kaya nga, sabi ko sa mga previous vlogs ko, yung paghandaan natin is hindi para sa ngayon, hindi para sa ating kinabukasan. So, yan po ang kabayan. Pag andito ka na sa ibang bansa dahil sa valid reason mo, may mga bagay ka dapat kang paghandaan. So, number one is, pagdating mo ng ibang bansa, mararanasan mo din dito na magkaroon ng maraming kapag-anak. Gets na yan ng mga kababayan kong OFW. Yung magkaroon ng maraming kamag-anak. Nung nasa Pinas ka, hindi ka man lang nila pinapansin. Wala man namamansin sa'yo, lalo na pag hindi ka ganun kamaraming pera, mahirap lang kalagayan natin. So, wala mang namamansin sa'yo. Pera na lang sa mga kasamahan sa tagayan, yun lang namamansin sa'yo. Pero yung iba, hindi ka man kilala kahit kamag-anak mo. Pero paglipad mo sa ibang bansa, nako, ang dami nang nangangamusta sa'yo. Ang dami nang nakikipagkamag-anak sa'yo. Kasi nasa ibang bansa ka na nga. Ano kayang iniisip nila, no? Matanong nga. Kaya nang makakasagot niyan, bakit ganyan sila, ganyan, dadami yung kamag-anak mo. Dahil sa, alam na, yung mga dahilan bakit nangangamusta sila sa'yo agad, pinipilim ka, o naging mabango ka agad para sa kanila. Yan po yung mga dapat mong paghandaan kung nasa ibang bansa. Sunod naman, ang ating pangatlo, yung mga dapat mong mga paghandaan pag andito ka na sa abroad. Yung pabalik-balik ka ng mag-abroad. Bakit? Bakit marami sa ating OFW ang pabalik-balik na sa abroad? Bakit ayaw nilang tumigil sa Pilipinas na? Bakit hindi na lang sila, tapos na silang mga ibang bansa, nakatapos na ng 2 years? Bakit bumabalik pa rin ito sa ibang bansa? Kahit naranasan na nila yung maltreatment, naranasan na nila yung hindi maganda dito sa ibang bansa, yung hindi napakain, sobrang pagod, sobrang gutom, naranasan na nila yun. Bakit bumabalik pa rin sila sa ibang bansa? Mga kasamita. Kasi once, kabayan, na andito ka na sa ibang bansa, nakapagtrabaho ka na dito sa ibang bansa, parang ibang naa-addict ka na. So, syempre, lalo na dito sa Middle East, sa aming mga domestic helper, at sa ibang mga 18 visa na nagtatrabaho sa labas. Lalo ako, domestic helper ako, nakaka-receive ako ng buong sahod. Wala pong tax dito. Bawas, walang kahit anong bawas sa sahod mo, kaya nare-receive mo dito. At karamihan, dahil dito, so naaadik yung ating mga kababayan na pumabalik dito sa mga bansa. Dahil yung sahod niya is buong matatanggap, walang mintis. So walang labis, walang kulang. So aside from that, pag naaadik ka na kasi tumanggap ng sahod mo, hindi ka na satisfied na halimbawa, bumalik ka ng Pilipinas, tapos nagkakainikam ka nga doon, may pera ka nga doon, dahil may negosyo ka or something, pinagkukunan ng pang-araw-araw.
hindi ka na magiging satisfied once na ranasan mo ng tumanggap ng gamit. Kaya po, marami sa ating mga kababayan gustong bumalik sa ibang bansa, mabalik-balik kahit nakaranas na ng mga kahirapan dito sa ibang bansa. Kaya nga po, yung pabalik-balik mo na sa ibang bansa, yung 2 taon mo na plano lang, pagpaalam mo sa pamilya mo, 2 taon na kapag anak, nanay, tatay, 2 taon lang. Tapos pala, pag-uwi mo ng Pilipinas, magbabakasyon ka lang pala at babalik ulit. So yung 2 taon mong plano is nadagdagan pa ng 2 taon. Pagtapos ng 2 taon, nadagdagan pa ng 2 taon. Nadagdagan ng mga taon. Yung pabalik-balik mo, pagtrabaho sa ibang bansa hanggang isang araw, di mo naman namalayan na tumanda ka na pala sa kakatrabaho pabalik-balik sa ibang bansa. So, yan po yung mga dapat mong i-consider kung handa ka ng pagtrabaho. Handa ka na sa bagay ng bansa. Okay, go ka na, lumipad ka na, magkakapas sa ibang bansa. So, welcome ka na. Kung balak mong mag-abroad, gusto mong mag-abroad, ang tanong, malalabanan mo kaya yung homesick? Kaya mo kaya yung homesick? Pero payo ko sa iyo, siguraduhin po na kaya po ng mental capacity ninyo na pumunta ng ibang bansa. Yung ibig sabihin ng mental capacity, kaya mo bang saluin lahat yung mga pangungulila na pwede mong maranasan dito sa ibang bansa? Kasi yung homesick, sabihin ko sa inyo is, talagang deadly ano ito. Kasi pag na-homesick ka guys, pwede kang mabaliw, pwede kang magka-depress, pwede mo din po itong ikamatay. So ganyan po yung homesick na pwedeng mangyayari sa inyo. Hindi ko po kayo tinatakot, pero ito po yung real. Pwede ka pong magkasakit dito dahil sa homesick. Pwede mo hindi maayos matrabaho yung trabaho mo, pinapatrabaho sa'yo dahil sa homesick. So lahat po, pwedeng mang maapektuhan dahil kung magkaka-homesick ka. So kaya sinabi kong, dapat kaya ng mental capacity. Kasi alam niyo guys, pag ang homesick kuma-atake sa inyo, kahit gaano kasaya yung paligid, kahit gaano kaingay yung paligid, kahit napakadami nagsasalita sa paligid mo, pag inatake ka po ng homesick, talagang tutuloy yung numuluha mo ng hindi makamalay. At gaano ka kabisi at kapagod pag ang homesick talagang umatake sa'yo. Talagang mawawala ka po sa konsentrasyon sa trabaho mo. Kahit nga yung mga matagal na sa ibang bansa, yung sabihin natin matibay-tibay na, umabot na ng 10 taon, 20 taon. Pag sila sabi nila, pag sila inatake din ng homesick. Ganon din po ang mangyayari. Hindi naman, oo, sabihin natin hindi na ganun kadalas ang homesick na inaatake sila, pero inaatake din po sila ng homesick. Hindi ka gaya ng mga baguhan na halos araw-arawin ng homesick. Araw-arawin ng pagdalaw ng homesick. Pero po, kaya po sinabi kong mental capacity po kailangan para malabanan po natin po. Kasi po yung homesick, mga kababayan ko is parang ano lang din yan, salisigang. Pag panahon na natutulog ka na, nasa higaan ka na, tahimik na yung mundo, yung mga tumutulog na lang is yung mga refrigerator lang, ganun-ganun lang. Diyan papasok yung homesick na sinasabi ko. Yung maalala mo na lang yung 4 na sulok ng higaan mo sa bahay. Maalala mo na lang yung mga batang nagtatakbuhan sa sala ninyo. Maalala mo na lang yung mga talak ng nanay mo. Maalala mo yung mga sipol ng tatay mo, mga kapatid mo. Maalala mo yung mga away mo sa mga kapatid mo. Nag-aaway kayo sa simpleng bagay. So, maaalala mo lahat, pati kalsada, kung saan papunta yung bahay mo. Maaalala mo lahat. Yan po ang homesick. Lahat maaalala mo pag mag-isa ka na lang. So, dahil dyan, wala na. Magiging emotional ka na sa mga oras na. So, marami ka nang pwedeng
ang maisipan, pwede masama, pwede namang magiging positive para sa iyo. Kaya po, sabi ko, bago ka mag-desisyon pumunta ng ibang bansa, siguraduhin na sa valid reason ka. Kasi kung sabi ko ngayon, naiingayan ka lang sa araw-araw na pagbubunga nga ni mama mo, ay, huwag ka na lang tumuloy. Maawa ka sa sarili. Kasi ngayon, hindi naman ito ganun kalapit para pwede mo lang lakarin pa uwi. Ano na, naho-homesick ka na. Panglimang bagay, kailangan po natin din konsidera. So, ako noon, bahiyain talaga. Feeling ko, ayaw ko nang may masasabi ng tao sa akin. Hindi, parang hindi kong matitake in kung mumurahin ako ng tao. Gumaganyan ba? Parang hindi ko matitake in na aapakan ako ng tao. Ganyan ako dati. Pero sa topic nating panglima is gaano kakapal yung mukha mo kung pupunta ka ng ibang bansa. Lalo na magtatrabaho ka bilang domestic helper. Magtatrabaho bilang domestic helper kasi na dito sa ibang bansa. Yung sinasabi kong gaano kakapal yung mukha mo. Kasi dun sa atin, hindi mo mararanasan na utusan ka, murahin ka, saktan ka, huwag kang pakainin, pagdamutan ka ng pagkain, pagsalitaan ka ng masama. Mararanasan nyo po lahat dito yan sa ibang bansa. Lalo na makajakpat ka ng amang walang kwenta, ano, walang kwentang tao. Walang mga modo ba, walang yung mga masasama yung ugali. Mararanasan ka talaga. Pwede kang murahin, pwede kang saktan. Na naririnig niyo naman sa balita, nakikita niyo naman sa mga television natin na may mga OFW na sasaktan, dibubugbog ng mga amo, hindi pinapakain, at ako'y nalulungkot po dyan. So, yung mga pinagdadamutan, yung mga ganyan. Ang dami pong nangyayari po sa ating mga kababayan ko at labor yung ganyan. Sana naman, yung gaano ka tibay yung sikmura mo, yung mukha mo, gaano kakapal yung mukha mo para i-take in lahat ng mga emotional na. I-take in po lahat ng mga ganyan na kahirap na naranasan natin. Although sa akin guys, hindi ko pa naranasan. Wala po, mabait po yung mga employer ko. So, alhamdulillah, sabi pa sa Muslim, thanks God, hindi ko naranasan yung ganyan. So, maayos yung mga pagpapain, lahat-lahat. Yung trato sa akin bilang tao, maayos. Ayos po yung na experience ko dito sa ibang bansa. Unlike po sa ibang kababayan natin, mga Filipino, talaga. Mahirap po yung kalagayan nila. Tinuturing silang parang hindi tao, no? Hindi pinapakain, sinisigawan. Hindi pinapahinga kahit nagkakasakit na, hindi man sila binibigyan ng pagkakataong makapagpahinga. Yun po, pero saludo po ako sa ating mga kababayan na talaga. Napaka-tibay po ng mga loob na kaya niyang tumayo sa ganyang kalagayan. Kaya niyang lumaban. Naiisip ko lang kasi marami sa ating mga kababayan na ganyan. Naranasan ba? Excuse me. Inom na ako ng tubig. Okay na tayo guys. Naki-carried away ako sa ito natin yung usapan. Kasi feel ko OFW din ako. Kaya feel ko yung ganyan na karanasan. So kaya ikaw guys, kung gusto mo pumunta na ibang bansa, isa to sa dapat i-consider mo. Kung kaya mo bang take in lahat itong mga ganitong pangyayari. Kasi posible itong mangyayari sa'yo. Hindi ko man sinasabi, hindi din kita tinatakot, pero posibleng posible po talaga itong mangyayari. Lalo na
hindi natin kilala yung mga employer na dadatnan mo. Excuse, na dadatnan mo. Isa pa din, pag dito ka sa ibang bansa, pag nalaman nilang Pilipino, tapos katulong, so syempre, alam natin yung tingin ng ibang tao sa'yo. So, sa pangalan pa lang na Pilipino at katulong ka dito sa ibang bansa is head to foot na yung paningin sa'yo. Parang yung bang dinidegrade ka ng at tao, ng mga local na citizen dito. Kaya, kung ganyan ka lambot yung puso mo, talagang mahihiya ka na ayaw mo nang lumabas. Kasi nga, ganyan yung ano sa'yo, isip ng tao sa'yo. Pero huwag kang mag-alala guys, habang tumatagal masasanay ka rin. Ang daming mga ganyang mararanasan mo, pero pag yan din yung dahilan kung bakit titibay ang loob mo. Sa takbo ng pagtatrabaho mo dito sa ibang bansa, parang magiging normal na lang sa'yo at kaya mo na din silang labanan. So kung murahin ka, murahin mo din sila. Huwag ka lang munang manakit, huwag muna silang unahan mo. Pag nakikita mong tinatapakan yung pagkatao mo, lumaban ka. Ganyan po tayo. Pero, advice ko lang din yung, lalo na sa mga employer natin, lalaban nga tayo, pero pwedeng salita lang din. Huwag po tayong manakit. Kung talagang nasasaktan na po tayo, may mga embassy naman tayo, may mga polo, may mga OWA, may mga hotline po na ng Pilipinas na pwede pong tumulong sa atin dito sa ibang bansa. Kaya doon ka po lumapit kung may mga problema man pong darating sa pagtatrabaho niyo po. Yan po yung dapat mong gawin. So, yung katapangan natin guys, talagang OFWs, Pilipino, matapang yan, hindi yan papatalo. Pag sigawan ka ng amo, sigawan mo din siya pag nasa tama ka. Hindi ko naman tinurong sigawan mo siya ng walang dahilan. Pag anuhan ka ng mata, yung tawag yung matahin ka, yung ang tawag yung sa Tagalog, yung sigahan ka ng mata, di sigahan mo din siya. Ganunan mo din mo para alam mo lang, ikaw lang marunong. Ha? Pero, huwag niyo masyadong seryoso yung sinasabi ko guys. Ha? Baka wrong timing tayo. Tapos mabato tayo ng kutsara ng amo natin. So, lahat po ay daan po sa malumanay na paraan. So, kausapin po natin yung employer natin kung may problema para hindi po magka-aberya yung pagtatrabaho natin. Ayan po guys, yung mga bagay-bagay na dapat mo i-consider kung ikaw ay gustong pumunta ng ibang bansa. Kaya nga, sabi ko, kung mag-abroad ka lang dahil gusto mong gumanda at pumuti at kuminis, ay nako, maniwala ka. Hindi ka talaga gaganda. hindi ka talaga kikinis. Hindi ka din puputi. Sabihin natin, puputi ka nga. Pero talagang hindi ka gaganda at kikinis. Bakit? Yung lagi kang naguhugas, nasisira yung mga kamay mo, parts na ganito. Puro na lang tawag nito. Alam niyo, may mga ugat ka na, may mga varicose ka na sa kamay mo. Nasisira yung maganda ng kutis mo. Nagko-chlorox ka, nag-inipos ka, ang dami mga ginagawa. Tapos nagkaka-varicose ka, nagkaka-muscle pain ka na dito. Problema ang mararanasan, magkaka-varicose ka sa kahit hindi ka gamit na guys, hindi ka kikinis. Ito pa, malalagas pa yung buhok mo. Hindi, siyempre, dapat gusto mo na makapal ng buhok siya. Ang problema pagdating dito, nalalagas yung buhok mo. Pag uwi mo, kalmo-kalmo ka. Sabihin mo, magkaganda to. Hindi ka din kikinis. Bakit? Yung mukha mo kukulubot sa stress, kukulubot sa uyat, kukulubot sa dami ng problema, lalo na pag nagkakaproblema yung kamag-anak sa Pilipinas. Kasi na-atake ka pa ng homesick. So, wala talaga. Imbis na bata ka pa, bata ka pa ngayon. Char. Tapos, bata pa yung edad mo. Pag-uwi mo ng Pilipinas, nag-skip na ng mga 4 na 3 taon ang edad mo sa mukha mo kasi
sobrang stress yung naranasan mo, pagod po yan, kasi syempre nababawasan yung tanong. Kaya nga sinabi kong isa to sa mga dapat i-consider. Kaya kung gusto mo lang gusto mong mag-abroad, dapat yung valid reason ang ating kailangan para makapunta ka ng ibang bansa. So, hindi, mag-decision po, hindi pa dalos-dalos. Dapat ano, yung decision mo firm, valid, at saka talagang kagustuhan mo, hindi yung naudyok ka lang ng kahit yun. Kasi pagdating mo, baka magsisi ka dito, gusto mo nang umuwi, hindi ka agad makakawi, uy, sabihin ko. Pumunta ng ibang bansa, pag-aralan mabuti, timbangin, planuhin, tagalan yung pagde-decision, hindi yung ura-urada. So magtanong, magsaliksik kung ano yung mga iba pang dapat i-consider mo bago ka pumunta ng ibang bansa para magtrabaho. So that is for today, guys. Salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang ating vlog for today. At sana po ay may natutunan kayo kahit kaunti man lang. At masaya ako kung may nakukuha man kayo aral sa mga sinasabi ko. Kahit kaunti lang, kahit mga one foot lang, okay na sa akin. Maraming salamat po sa panonood at maraming salamat po sa pagsubaybay, pagsuporta sa ating channel. Guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, sana po ay i-like at i-subscribe at i-bell on na din ang ating Sudilog channel para po ma-update po kayo sa ating mga susunod na mga videos. At maraming salamat po sa pagsubaybay, salamat po sa pagsuporta. Maraming salamat po. God bless po sa lahat at keep safe. Bye-bye!